Hello, hello! Good morning po mga kabayan! Welcome po sa ating panibagong update, no? Maiba naman, no? Ang ating binablog po ngayon mga kabayan, yung pag-transport ng girder, no? Papuntang KTX, no? Ayan, mga kabadyak, andito po tayo ngayon mga kabayan, dito po tayo sa harap ng Barangay San Dionisio, no? Paranaque. Kung saan start na yung pagbiyahe ng girder, papunta na po ito. May latag ito, baka darating ito doon sa may PITX mga galos gis ng umaga, no? Yan po, abuti na po ng 2 oras, kalahati yung biyahe doon, medyo malayo-layo na po, no? Ganyan lang po kalakas yung pagbiyahe ng ano mga bayan, yung pagbiyahe ng girder. Kasi sa sobrang bigat niyan at laki at haba, kailangan safety first po, no? Upang sigurado po yung ano, ayan po, may aeroplano. Sigurado po yung kaligtasan dyan sa mga crew dyan, no? Yung mga driver dyan. Dalawa po yung driver niya, mga bayan. Inaluso sa mismong spotter, dalawa rin, mga kabadyak. Ayan po mga kabayan, yung kahabaan ng Dr. Reyes Santos mga kabadyak, no? Rosucat Road mga kabadyak. Doon sa unahan po, ayan na po yung LTO ng Paranaque, no? Sa dulo banda, no? Ayan po mga kabayan, makikita po natin yung poste ng mga ng LRT mga kabadyak, no? Napakaganda tingnan. At dyan po, makikisilayan natin ayan na po yung girder, no? Ayan na po lumabas likod ng building na yan. Ayan. Ayan po ang girder. Ayan po, ganyan po. Kabagal po ang biyahe ng girder mga bayan. Ayan, napakatagal po pagbalik. Medyo mabilis-bilis lang po yan kapag ano, yung mismong pagbalik niyan, pagbiyahe, pabalik. No? Pero pag may karga siya, ang bagal, ang talagang sobrang ano po yan. Ingat na ingat, no? Mga bayan. Ayan. Ayan po ang actual na pagbiyahe ng girder papuntang PITX mga kabadyak.
Ayan po mga kabayan, ipakita po natin yung news update mga kabadyak, no, tungkol kay Sara Duterte ay magwi-withdraw na sa pagka-mayor ng Davao. Alam na des, abang-abangan po natin mga kabadyak yung karaban, no, ni Porque Studio sa darating na Sabado at saka sa Linggo. Ayayay, migamagalabi shout out po sa lahat, pa-support naman po kay Porque Studio mga kabayan. Yan. Ayan na po yung dambuhalang girder sa ating taas, no? Ay napakalaki yan, mga badyak. At sa mga nag-comment doon sa may Mia Road, no? Kung mabaklasin ba yung mismong girder launcher, no? Hindi. Nakasukat na po yan, mga sir, no? Ayan po ay lulusot yan doon sa ilalim ng Naiya Expressway. Sa may Mia Station malapit, sa may kanto doon, no? Kaya abang-abangan po natin at nakaka-excite po yung mga time na yun paglagay na doon ng girder, no? Kasi dadaan yun doon mismo sa ilalim ng Naiya Expressway mismo. Yan, kaya abangan ang darating na pag lusot doon na area mga kabadya kasi nakaka-excite po. Kasi maraming nagtanong kung lulusot ba doon sa ilalim ng Naiya Expressway ang girder launcher, no? At may nagtanong din kung babaklasin ba raw. Kaya abangan po natin, no? Kasi malapit-lapit na po. 10 girder na lang, makarating na ng Coastal Mall, no? Ayan. Ayan po tayo mga kabadyak, no? Nakapatong po tayo dyan sa gilid mismo ng expressway. Ayan po, may binigay si Sarah kay BBM. At ito na yung karaban ni BBM mga kabadyak, no? Napakaraming tao. Grabe. Tingnan nyo naman yan mga kabaya, no? Yan. Ganun kayo, abang-abangan po ninyo yung karaban ni Porque Studio. Ayan po, sa Ilocos po yan mga kabaya, no? God bless po. Please subscribe at support po my YouTube channel. And also kay Celia White, Mamlani Torres, Bot Sampiano, at sa lahat po